mula po sa ating sentro dito po sa Pilipinas. Mabati po sa inyo mga kapatid na nasa ibang bansa sa ngala ng ating Panginoong Jesus. Nasa aklat po tayo ng Deuteronomy. Nasa lumang tipan po tayo. Chapter 2. Let's start po tayo. Ang aklat po ng Deuteronomy ay bago pasukin ng mga Israelites, ang mga Hudyo ang Kanaan. Pakinggan po ninyo yung ating pasimula. Baka hindi nyo ito maintindihan. Ang aklat po ng Deuteronomy ay bago pasukin ng mga Hudyo ang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At ang aklat na ito, brethren, ay isang paalala sa mga Hudyo. Ito ay kung ano ang kanilang nagawa, ginawa sa harapan ng Diyos, at kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang harapan sa loob ng 40 taon. Sapagkat ang mga Hudyo ay namalagi ng 40 years sa ilang. At sa aklat ng Deuteronomy, handa na ang bayang Israel para kunin po ang bansang Israel. Ang mga Hudyo na ito. Ang chapter 2, chapter 1, chapter 2, chapter 3 ng Deuteronomy, nandito po nakalahat sa isang araw, sinalita ni Moses ang buong aklat ng Deuteronomy. Isang araw ito. At ang araw na ito ay, ito na rin yung araw para kunin nila o pasukin nila ang Kanaan na siyang bansang Israel ngayon. Chapter 2, ito po yung instruction ng Diyos sa bibig ni Moises sa muling paglalakbay ng mga Hudyo. Ang chapter 2 ay binabanggit dito na ang mga Hudyo, pagkatapos po na hindi nila pinasok ang Kanaan, ay babalik sila sa kanilang pinanggalingan ng lugar kung saan sila umikot at papaikot-ikot pa sa chapter 2. Sinabi dito ni Moises kung anong nangyari sa kanila noon sa panahon na yan, doon sa loob ng 40 years na kanilang mga paglalakbay. Ang 40 years na ito ay bunga ito ng kanilang hindi pagkamatapat sa Diyos. Uulitin ko po sa inyo, brethren, ang chapter 2 ay instruction ng Diyos sa mga mananampalatayang Hudyo sa muli nilang paglalakbay. Pabalik sa disyerto. Tignan po natin para maintindihan natin, para magkoconcentrate po tayo sa aklat po ng Deuteronomy chapter 2. Nauna na kayong nag-open. O, susunod na po ako. Verse 22 ng chapter 1, and you came near unto me, every one of you. We will send men before us, and they shall search out of the land and bring us word again by what we must go up, and into the cities we shall come. Bago nila pasukin ito noon, ano po? Noon ay nag-request ang bayang Israel, ang mga Hudyo, na sana mayroong magpapatunay na talagang ang bansang Israel o ang Kanaan noon ay isang mayamang lugar. Kaya naman po, itong si Moses ay nagtalaga ng ilang spies po ito. 12 spies.
At ang sinasabi ni Moises, nagpadala siya ng 12 spies sa 23. At pagkatapos sa 24 ay bumalik sila. 24 and 25 ay bumalik po sila upang i-report na totoo nga na ang promise ng Diyos na lupa ay napakayaman. 26, ganun pa man, hindi kayo umakyat para ang kinin, kundi kayo ay lumaban sa Diyos. But rebelled against the commandments of the Lord your God. At liban doon kayo ay nagsalita ng hindi maiinam sa inyong mga yung mga bahay-bahay na tents. Pagkatapos noon, naayon niya ng pasukin ang lugar na yan. At sinasabi ni Moises, in-encourage ni Moises sila sa 21 na pasukin nila ito. Sa 26, ayaw nilang pasukin. According to the book of Psalms 106, verse 24, tinanggihan nila ang lupa. Ang mga Hudyo, tinanggihan yung lupa na bigay ng Diyos. Nasa awit 106 verse 24 po yan. Inawit niya ng mga Hudyo. Tinanggihan nila ang lupa na bigay ng Diyos. Pero, nung tinanggihan nila ito, ay pinapalakas ni Moses ang kanilang kalooban na ang sinasabi, then I said unto you, verse 29, huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay umaahong mauuna sa iyo, which goeth before you, we shall fight for you according to all that he did for you in Egypt before your eyes. Kasama niyo ang Diyos at nakasama niyo siya sa ilang ng ilang mga taon. 40 years nakasama niyo ang Diyos, hindi kayo nagkulang ang anuman sinasabi ni Moises. At eto nga, hanggang doon babasahin ko po sa may verse 20. I'm so sorry. Verse 42. And the Lord said unto me, say unto them, huwag na silang papasok. Huwag na silang lalaban. Sapagkat hindi ko na sila kasama. Hindi na ako sasama sa kanila. Nung nagalit ang Diyos sa kanila dahil ayaw nilang pasukin, ayaw nilang kunin ang Kanaan, nagalit ang Diyos. At ang sinasabi ng Diyos sa bibig ni Moises, papatayin ko silang lahat. At nung malaman ng mga tao na ang Diyos ay nagalit sa kanila dahil ayaw nilang pasukin, ayaw nilang kunin ang pangako ng Diyos na lupa sa kanilang mga magulang, na mamamatay na plus sila lahat doon, ay nag-decision sila kukunin daw nila ito. Pero sabi ng Diyos sa kanila, sabihin mo sa mga sundalo niyan, huwag silang pupunta dahil hindi nila ako kasama. Mamamatay lang sila doon. Pero nagpilit po sila, naaahon doon sa Kanaan at natalo po sila dahil ang Diyos ay wala sa kanila. Ngayon ang chapter 2, makukonsentrate po tayo. Dinaanan po natin ang chapter 1 para maintindihan natin ang chapter 2. And then, verse 1 of chapter 2, bumalik sila. Nung nagalit ang Diyos, ang sinasabi niya, 40 years, dyan lang kayo sa ilang. Dahil ayaw niyong kunin yung lupang pinaako sa inyo, 40 years kayo dyan sa ilang. At bumiyahi sila pabalik, ayon sa verse 1, chapter 2. Then we turned and took our journey into the wilderness by the way of the Red Sea. And the Lord speak unto me, and we compassed about three many days. And to the Lord speak unto me, saying, nung pabalik na tayo, dahil ayaw ninyong kunin ang lupa ni pinangako, pinabalik tayo ng Diyos. At ito ang salita ng Diyos sa kanila. At ang sinasabi ni Moises sa kanila, sa kanilang pagbalik, upang ubusin ang 40 years. Verse 2, and the Lord speak unto me, saying, you have compassed this mountain long enough. Turn you northward. And command thou the people, saying, you are to pass through the host of your brethren, the children of Esau, which dwell in Seir, and they shall be afraid of you. Take you good heed unto themselves, or yourselves, therefore, meddle not with them,
For I will not give you of the land. No. Not give you of the land. No. Not so much as a foot breadth. Because I have given Mount Seir unto Esau for a possession. Ito po yung instruction, brethren, ano? Nung bumalik na po sila, huwag niyong kukunin yung kay Esau. Kilala niyo si Esau? Yung kapatid ni Jacob? Kaya kamag-anak na mga Hudyong ito yung naninirahan sa Seir. At sa inyong pagbalik, huwag niyong kukunin ang kanilang lupa. Kahit ganito lang kalaki, huwag kayong kukuha sapagkat ito ay ibinigay ko kay Esau. Yan yung kanyang sinasabi. You shall not buy me, kundi bibili kayo ng pagkain sa kanila. Bumili kayo sa kanila ng inumin. Dahil verse 7, pinapala naman kayo doon ng Diyos ng 40 years, kaya meron kayong pagbili. And when, verse 8, and we will pass by from our brethren, children of Esau. Kaya, nilampasan natin sila noon, ang sinasabi ni Moses. Dahil yung instruction ng Diyos. And when we pass by from our brethren, the children of Esau, which dwell in Seir, through the way of the plain of Elah. So, nilampasan natin ang sinasabi ni Moses. Yung nasa boundary na sila, sa araw na kukunin nila ang Kanaan. Hindi natin kinuha yun noon. Lipan doon ng sinasabi ni Moses sa kanila, and the Lord said unto me, merong karagdagan, distress not Moabites, yung mga Moabites, neither contend with them in battle, for I will not give thee of their land for a possession, because I have given Ar unto the children of Lot for a possession. Pag nadaanan nyo ang Moabite, huwag nyong kukunin yan, yung lupa nila. Dahil, ibinigay ko yan kay Lot. Kilala nyo si Lot? Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Yung bang nakatira noon doon sa Gomorrah, na bago ginunaw ng Diyos ang Gomorrah at sa Domay, siya yung iniligtas ng Diyos. Yun si Lot. Pagbalik nyo, pagka uubusin nyo ang 40 years, sabi ng Diyos, pagka nadaanan mo yung lugar na yan, huwag niyo kukunin. Kay Lot yan, sa kanya yan. Ngunit, mayroong ibinigay ang Diyos sa kanila. Verse 19, and when comest nigh against the children of Ammon, huwag niyo kukunin niya at kay Lot yan. Pagkatapos dito, so verse 24, rise you up. Sige, maglakbay kayo pabalik. At daanan nyo ang river of Arnon. Behold, I have given into thy hand Sihon the Amorite, the king of Hezbollah. Makita nyo dyan, hanggang dun sa pinakahuling versikulo, merong ibinigay ang Diyos sa kanilang dadaanan ng mga lupa, ng mga hari, mga syudad. Pero doon sa mga unang verses na ating nakita, mayroong hindi binibigyan ng Diyos sa kanila. Amen? Nasusundan po niyo ako? Ang chapter 2 na ito, walang pag-aalinlangan, ipinapakuha ng Diyos yung kanyang ibinibigay. At hindi niya, huwag mong kukunin yung hindi niya ibinibigay. Right? Wala nang pag-aalinlangan. Brethren, huwag kunin ang mga hindi ibinibigay ng Diyos. Huwag kunin ang hindi ibinibigay ng Diyos. Sa chapter 2, kunin mo yung ibinibigay niya. Huwag mong kunin yung kanyang ibinibigay. Huwag mong kunin ang hindi niya ibinibigay. Brethren, a lot of Christians today, even the unsaved people, nakukuha niya kahit hindi binibigay ng Diyos. At yung bagay na binibigay ng Diyos, hindi niya kinukuha.
Bumabaliktad, di ba? Yung binibigay ng Diyos, hindi niya kinukuha. Yung hindi binibigay ng Diyos, yun ang kanyang kinukuha. Malinaw po yung instruction kay Moses. Yung sa verse 2 hanggang verse 8, pag-aarian ni Esau. Yung verse 8, verse 9 hanggang 33, verse 9 hanggang 19, kasama na rin ang verse 33, pag-aarian ni Lot. Doon sa verse 24 hanggang 23, yun ang kukunin nila. Wala nang iba pang gustong iparating ni Moses sa mga maglalakbay na ito pabalik. Kukunin nila ang mga bagay na ibibigay ng Diyos. Huwag nilang kukunin yung mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos. Let me repeat, brethren. Maraming tao dito sa daigdig, kahit hindi binibigay ng Diyos, kinukuha. At yung ibinibigay ng Diyos, hindi kinukuha. O pastor, iyan naman kasi yung panalangin ko. Nakikita ko lahat yung mga gusto ko yung nasa kanya. Kinalastog data. Kahit pa yung gusto mo yung nakikita ko sa kanya kung hindi yan ang ibibigay ng Diyos. Kahit pasok na pasok doon sa requirements mo na gusto mo na trabaho, gusto mo na maging partner, mas higit na alam ng Diyos yung mabuting bagay para sa atin. Amen? Sa palagay ba natin, pagka kukunin nila yung lugar ni Lot at yung lugar ni Esau ay ikamubuti nila? Hindi. Makuha man nila ay kapahamakan nito. Kung hindi man ba nila makukuha yung ibinigay ng Diyos ay okay lang kung hindi ko makuha yung bigay ng Diyos. Sa palagay nyo ba, sa ikabubuti natin yung to ignore everything that God had given unto us. Ito'y kapakamakan din. Ito, brethren. Dahil pagka kinuha natin yung mga bagay na nasa atin o yung bagay na hindi sa atin, ito'y naglalagay tayo ng panganib sa ating mga daan. Kahit sa palagay natin, ikabubuti natin. Hindi. Mas sigit na alam ng Diyos ang ikabubuti natin. Pag nakuha natin ang hindi atin, mawawalang pansin. Yung tayo. Let me repeat. Pagka kinuha natin ang hindi atin, mawawala ang pansin natin sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Magkukonsentrate ka doon sa hindi ibibigay ng Diyos. Kaya yung konsentrasyon mo doon sa ibibigay ng Diyos, mawawala ito. At isa itong pagsuway sa utos ng Diyos. Malaki ang posibilidad na ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mawawala natin. Pagka kinukuha natin yung mga bagay na hindi naman para sa atin, isang sinyalis ito, hindi natin napukontrol ang ating sarili. At pagka ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay nakukuha natin, nakukontrol tayo ng Diyos. At nakukontrol natin ang ating sarili. Hindi naman mahirap intindihin. Pagka nag-focus ka doon sa hindi ibinibigay ng Diyos, makikita mo ang resulta. Kasawian ko ito. Kaya maraming mga Christians na kahit ibinigay man ito ng Diyos, pagka hindi ito nakuha ng tamang paraan at tamang panahon, sasuffer pa rin ang mga mananampalataya. Maraming bagay ang mga hindi binibigay ng Diyos sa atin. Kung maraming bagay na hindi binibigay ng Diyos sa atin, maraming din bagay ang mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Na ito ang dapat nating mabigyan ng pansin. Tignan nyo ang pagiging isang mananampalataya natin, brethren. Na dito tayo magtuon doon sa mga bagay na ibinibigay talaga sa atin ng Diyos. Huwag natin kunin ang mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos. Ang kunin natin ay mga bagay na malinaw na ibinibigay ng Diyos.
Huwag yung kalilimutan. Mula nung sinampalatayanan natin na si Jesus, ang Mesaya ng mga Hudyo, dumating ang kaligtasan sa atin. At mula nung dumating ang kaligtasan sa atin, naging tagapagmana tayo. Tayo ay nakibahagi doon sa mga pagpapala na nasa mga Hudyo. Bagamat hindi ito yung kabuuan ng pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham sa buhay ng mga Hudyo, tayo ay naging ano itong partakers? Nakabahagi doon sa napakaraming kayamanan na pangako ng Diyos. Let me read in chapter 3 ng Ephesians. Ephesians po. Chapter 3, sulat ni Pablo sa mga Gentiles believers. Verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs. That the Gentiles should be fellow heirs. Fellow heirs. Kung ang mga Hudyo ay tagapagmana, nakabahagi tayo sa mga Hudyo. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga Hudyo at binubuo ng mga Hintil. Brethren, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. May promise ang Diyos sa mga Hudyo. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, sinampalatayanan natin siya, nakabahagi tayo. Kahit kaparanggot lang ay napakasaya para sa atin. Ng mga Hintil ay nakakabahagi sa mga biyaya ng Diyos na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Hindi ba masaya para sa atin na yung promise ng Diyos sa mga Hudyo ay nakakabahagi tayo kahit hindi ito buo dahil ito ay kay Kristo Jesus? Ang sinasabi niya sa Romans chapter 8 verse 18, kung kayo ay anak ng Diyos, kayo ay tagapagmana rin. Sapagkat si Jesus ang tagapagmana sa buong digdig. At kung si Jesus ang tagapagmana, tayo man ay tagapagmana rin. Kahit hindi katulad ng laki-laking at napakaraming mga mana ng mga Hudyo, kahit papano meron tayo, higit sa lahat may kaligtasan tayo. Pagkatapos noon, ay tagapagmana rin tayo. At ito ang dapat nating kunin. Huwag nating hayaang mawala ito. May pangako ang Diyos sa mga mananampalatayang hindi. Kukunin natin ito. Paano napakaraming mga hindi nagbibigay ng interest. Hindi talaga sila seryoso sa kung ano ang pangako ng Diyos. Na ito dapat ang kanilang kukunin. Ang mga Hudyo, pagkatapos marinig na bago nila pasukin ang bansang Israel, napagtanto nila sa pamagitan ng mga balita ng mga 12 tribes o ang mga 12 spies na ang mga tao roon ay napakalalaki. Ang mga syudad ay nababakura ng napakataas. Liban doon, at ang sinasabi nila ay kung ihaambing natin ang ating mga sarili para tayong mga grasshopper. Dudong. At ang lupa na yon na sinasabi ng mga false witnesses na ito ay kakainin lamang tayo ng lupa doon. Papatayin lamang tayo doon. Mamamatay lamang tayo. At pagkatapos noon, nawalan na sila ng interest. Sila ay umatras para kunin ito. Maraming Kristiyano hindi interesado kung ano yung naghihintay sa kanila bilang isang tagapagmana rin kasama ni Kristo. Dahil kung ang mga mananampalataya at seryoso at interesado, hindi ganyan ang kanilang buhay. Magpapatuloy ito ng magpapatuloy. Sila ay hindi. Nung marinig nila na malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, aatras po sila. Maraming hindi niya. Nung mabalitaan nilang kailangan pala ng panahon ito, kailangan pala yung ating lakas, kailangan pala magbuwis tayo ng buhay para makuha natin ang promise ng Diyos sa ating mga magulang. Gusto nila libre. Ayaw nila yung magpapagal sila. Ayaw nila na ang lakas nila ay
ang mga panahon nila ay magamit doon para makuha nila yung ibinibigay ng Diyos. Christians, kung ano man itong bahagi natin doon kay Kristo ngayon, laging ligtas tayo. Walang hindi lakas ang hinihiling. May lakas na kailangan. May talino na kailangan. May financial na kailangan. Kung ang gusto nyo lang libre, hindi ganyan ang buhay ng isang mananampalataya. Ang gusto laging libre, kayo man, ayaw nyong laging kayo naglilibre. Tapos pagka kayo, gusto nyo libre. Anong klaseng kaisipan ang mga ito? Kukunin natin ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Huwag natin kukunin yung mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos. Let me read, brethren. Tignan nyo yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Bago siya nagtapos sa Revelation chapter 22 verse 12. Baka makalimutan ng iglesia, kaya bago siya nagtapos, ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus. 22 ng Revelation verse 12. And behold, I come quickly. And my reward is with me to give every man according as his work shall be. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay tinatago ng Diyos na mabuti. At ang reward na ito ay nakatago, hawak ng Panginoong Jesus. Nakabase po ito doon sa ginagawa natin. Kung wala tayong gagawin, walang ibibigay ang Panginoong Jesus. Ang sinasabi niya ay ready siya na magbigay. At ito'y madali akong dumarating. At ang reward na sa aking kamay, wala pa sa ating mga kamay. Sabi ni Jesus, nasa aking mga kamay. Bawat gawa na mabubuti, ibibigay ng Diyos sa atin. Ay, sinasabi nga ni Pablo sa mga taga-Galatians, huwag lang kayong mapagod. Dahil ang inyong pagtatanim, one day, aanihin niyo yan. Kaya yung ginagawa natin mabuti sa ating kapwa-tao, ang sinasabi ni Pablo sa verse 10, chapter 6, aanihin natin yan one day. Lalong-lalo na doon sa ginagawa natin mabuti, aanihin natin yan sa mga mananampalataya. Pero ang problema dyan, hindi na gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa mananampalataya. Ang mga hindi ligtas ang pinagbibigyan at pagpalastuglaon. Oo, karamihan mga Kristiyan, nagmamayabang lang sa mga hindi mananampalataya. Kaya walang ibibigay na reward dyan. At wala siyang makukuha dyan. Pagka Kristiyano ang pinagpapag-usapan, wala siyang ginagawang mabuti. Gagawa man ng buti, mabuti sa kanyang kapwa mananampalataya, chismis doon, chismis dito. Hindi mabuti ang ganito. Gawin natin ang mga mabubuting bagay alang-alang sa Diyos. Ano sinasabi ni Pablo? Whatsoever you do, do it for the glory of God. Pero pagka ginagawa natin ito para maluwalhati tayo ng Diyos, uy, ang bait niya! Darating panahon, ang pait-pait pala ang kanyang sasapitin. Gagawin natin ang mabubuting bagay sa mga hindi ligtas, lalo na sa mga ligtas na tao, alang-alang sa Diyos. At ito ang sinasabi, yun ang kukunin natin one day. Nasa kamay ng Panginoong Jesus ang mga gantimpalang ito. Kukunin natin yan. Pero wala sa isip ng mga mananampalataya ito na kukunin niya one day. Basta nabubuhay siya. Basta umaattend siya. Basta nakikinig siya. Wala sa isip niya na kukunin niya ito. Pero ilagay natin sa isip, kukunin natin ang mga bagay na binibigay ng Diyos. Huwag natin kukunin yung mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos. Paramihan naman ang kinukuha ng mga mananampalataya. Sige, kunin mo ang buong daigdig. At tignan ko lang, ang sinasabi nga ng Panginoong Jesus, mawawala mo ang inyong kaluluwa. Pero ano? Mas gusto pang mawala ang kanyang kaluluwa kaya basta makuha niya ang buong daigdig. Pero remember this, brethren, there is no exchange.
walang bagay dito sa daigdig na pwede mong ipalit sa iyong kaluluwa pagka ito ay papuntang hell. Wala na. Sinasabi nga ni John, huwag niyo ang kinin ng buong daigdig. Huwag niyo mahalin ang buong daigdig. Mawawala ang daigdig. Pero kahit sinasabi niya ng Biblia, sige, kukunin niya ang daigdig, kukunin niya ang kalawakatian, hindi mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Maging seryoso tayo doon sa mga binibigay ng Diyos. Yung rewards natin sa ating mga good works, mag-concentrate tayo dyan. Brethren, alam niyo pagka tayo ay nabuhay ng may kabanalan, may promise yan, brethren. Pagka may kabanalan sa atin, ang sinasabi ni Pablo, yun ang kunin natin. Dahil ang mabuhay na may kabanalan dito sa daigdig ay may promise dito sa ngayon. At may kalakip ng pangako doon pa sa hinaharap. Let me read. And first, Timothy chapter 4. Seven and eight. Let me read. Tignan natin. But refuse profane and old wives fables, and exercise thyself rather unto godliness. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Anong sanayin? Cellphone siya sanay. Exercise thyself rather unto godliness. Verse 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Kumpara naman sa kabanalan na makukuha mo dito, kumpara doon sa dito sa daigdig, mas hamak na mas mabuti ang tayo ay masanay sa kabanalan. Dahil may promise dito sa panahon ito at saka mga susunod pang mga panahon. Hindi pa natin kukunin dito. Promise ito ng Diyos para sa atin. Yung tayo ay mabuhay na magkain may kabanalan, you can go to the church. Change your religion. Pero walang kabanalan. Pinukay lang. Salahin natin ang ating sarili. Magsanay tayo. May nagturo nga sa misis ko kung paano humawak ng cellphone eh. Sanay. Ang hawak ng cellphone ganito. Sinasanay natin. Bakit di po pagdating sa kabanalan, walang ganitong kaisipan na magsanay tayo. May pangako ito na sa ngayon at sa mga susunod na araw. Kukunin natin ito, brother. Kung naglalakad lamang kayo, nauupo, natutulog, babangon ulit, na walang ganitong kaisipan. Matay kayo maglaan, brethren. Mamamatay kayo. Kung paano ang langit at lupa mawawala, mawawala din tayo. At huwag kayong aasa na may tatanggapin kayo manday. Dahil ang kinukuha natin madalas, yung hindi binibigay ng Diyos. At dahil yun ang ating kinukuha, yung hindi binibigay ng Diyos, mawawala ang ating atensyon sa mga bagay na binibigay ng Diyos. Kapakamakan po ito, brother. Chapter 2 ng Deuteronomy, huwag mong kukunin ito. Hindi bigay ito ng Diyos, sabi ni Moses. Pagbaba mo doon sa chapter 2, ito ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pagka kumukuha ba kayo, anong pakiramdam ninyo sa mga bagay na mahalaga? Diba? Bilis-bilis natin. Diba? Ang saya-saya natin. Amen. Excited tayo, right?
Lalo na pagka may nagpadala, pagka kinuha mo. Oh. Prepare mo muna yung mga requirements. Dahil ang nagpapasaya sa iyo ay yung ikaw yung right person. Yung ikaw yung pinagbigyan. Di ba ang saya natin? Ang daming ganitong bagay dito sa banal na kasulatan na ipinangako ng Diyos sa atin. Paspasan natin itong kukunin, brethren. Amen? Pagka ito nakita ng Diyos na hindi tayo interested, kahit gustuhin mo pa one day, hindi mo na ito makukuha pa. May right time yung mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Kunin natin ito sa tamang paraan, kunin natin ito sa tamang panahon. Kaya sinasabi ni Apostle Pablo ay nagtutumulin siya doon sa hangganan ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. Tumakbo kayo. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Corinthians, chapter 9, 1 Corinthians, chapter 9, tumakbo kayo para magkamit kayo ng gantimpala. Ang mga tumatakbo ang nagkakamit ng gantimpala. Pagka tayo ay magpatuloy na tumatakbo, anuman yung ating makaharap dyan sa ating daan, walang pag-alinlangan, makukuha natin yan. Sinasabi ni Pablo, tumakbo kayo para magkamit kayo. Ganyan naman. Ang sinasabi nga ni Timoteo, lumaban ka, Timoteo. Laban ka. Kaya sinasabi niya kay Timoteo, ang pinakahuling sulat niya, Timoteo, natapos ko na yung laban. Lumaban tayo patungkol dito sa bagay na ito. Amen? Kailangang tama yung ating direksyon. Brethren, huwag nating kukunin yung mga bagay na hindi sa atin. Ang kukunin natin yung mga bagay na sa atin para kapayapaan sa gabing araw para sa atin. Let us pray. O dakilang Diyos, napakarami mong ipinangako sa amin. Libang doon sa kami ay tagapagmana kasama ng mga pili mong tao, mga hindi. Kami kasama sa iglesia ay napakaraming mga promises. Dakilang Diyos, alam po namin na pagka ikaw ay nangako ay makukuha namin ito. Ibibigay mo ito sa amin. At ito'y mangyayari ng Diyos kung kami po ay magpapatuloy sa kabananan, sa pagsunod sa iyong mga salita. At sa pagbibigay po namin ng panahon at lakas at mga financial na para tuluyan makamit po namin ang mga bagay na ito. Bago po kami bawian ng buhay ay may kasiguraduhan po kami na naghihintay ang mga bagay na ito. Salamat. O Diyos, sa ngala ng aming Panginoong Jesus. Amen. Next message.